kamalas-malas talaga. Minsan lang ako magkaroon ng oras para mag-test run mga ganito. Bigla pang uulan. Sa direction pa pupuntahan ko. Siguro omen na lang din. Na wag ko na ituloy ang aking pinagagawa. Well, lagi na lang ganun eh. Sa tuwing ako'y magmo-moto vlog, mayroong pumipigil sa akin. Hindi kaya divine intervention. Ay nako, basag trip. Sabayan natin si Kuya ang mabilis ang mapler. Kung saan siya pupunta. Cancel moto vlog. Bumalik pa ako, nagbaka sakali, akala ko titigil yung ulan. Mas lalong lumakas. Ay naka. Okay, so kamusta vlog? So maraming gusto magpalakas ng motor nang hindi binubuksan yung makina. Parang gusto mong magpalaki ng katawan pero ayaw mong mag-workout. Anyway, paborito ng mga bata itong pagpapalakas sa kuryente kasi ito itong isa sa pinakamadali na isalpak and then boom! Pero ang tanong, meron bang maaaring magbago? Pero to, according sa theory, kapag in-improve natin yung electricity o yung spark, yung tinatawag na initial flame kernel, ang mangyayari, mas bibilis yung ating combustion. So, kapag bumilis yung ating combustion, mas magiging complete yung ating combustion, mas mababawasan yung mga unburned fuel sa ating combustion chamber. Kasi, imposible naman talagang magiging complete ang ating combustion. Meron talagang iilan na magiging unburned o hindi masusunog, no? So, isa sa mga dagdag na nakikita ko kapag mabilis ang combustion is yung ignition timing. Mas mabilis masunog, mas mabilis niyang marireach yung peak pressure ng ating combustion chamber. So, dahil yung pressure talaga yung nagtutulak ng piston sa ating power stroke. Pressure na galing sa combustion. Ngayon yung ating ignition coil, ang talagang purpose niya is pataasin yung voltage ng ating ignition. Bakit? Kasi sa loob ng ating engine, tuwing power stroke, pigang-piga yun, di ba? So, sobrang taas ng pressure, kailangan ng mas mataas na voltage para mag-ignite o para makalikha tayo ng spark. Ngayon dito sa spark, kapag in-improve natin yung spark, maaaring magkaroon tayo ng performance gain o wala lang tayong maramdaman. Kasi for example, kung yung ating stock engine ay okay na yung kanyang ignition, sakto na para matyempuan yung peak pressure kada power stroke, kapag in-improve mo yung kuryente, maaaring wala ka nang makuwang performance gain. Pero may mga makina na meron kang makukuwang performance gain kapag in-improve mo yung ating kuryente. May mga taong hindi naniniwala dahil nga sa ating fire triangle, ang source ng ating combustion ay air, fuel, saka ignition. Sinasabi nila, ang kailangan mo lang pataasin ay air at ang fuel. Ang ignition ay pang-start lang ng combustion, pang-start ng spark. Pero may mga manufacturer tayong nag-take advantage na sa mga kuryente gaya ng Bajaj. No? Baka sabihin nyo, hindi naman branded ang Bajaj. Meron din sa Big Four, yung Suzuki SB650, meron silang 2 spark kada cylinder, yung kanyang B-twin. Yan. Sa Bajaj, triple spark pa. So I believe na ang talagang aim nila is to for the emission, no, para mas maging complete yung ating combustion, makaka-gain ka rin ng efficiency or extra performance, I believe, from that setup. Ngayon yung istorya ng ating vlog, pinag-experimentuhan ko yung kuryenteng side dahil meron akong problema dito na namamatayan yung aking engine, no, sa high RPM. Bigla ka mag-change ng low RPM, change ng high RPM, nag-engine stall ako. Nakaka-experience ako ng ganyan. Ngayon, napunta ako dito sa ating
F sa ating spark plug at may mga bagay tayong natutunan na gusto rin nating share. Halimbawa, for example, itong Iridium ng Puma Racing Brand, yung AB8R31, considered ito na street model o mas pang street performance siya. Meron siyang mas pang racing, yung AB9R3i or 31. Ngayon, I believe na yung pangatlong letter kung saan sila nagkakaiba is yung tinatawag na heat range. Ito is 8, this is a hotter plug, and yung pang racing AB9, it is a colder plug. Anong ibig sabihin nito? So ito, recently ko lang napagkumpara yung dating nakakapit sa aking Raider CPR6EA. So mababa yung kanyang heat range number. Ibig sabihin, hotter plug siya. Anong ibig sabihin nun? Kapag mas mababa yung number, mas makapalo, mas mahaba yung part na may ceramic sa ating spark plug, no? At kapag naman mas mataas yung number, mas maliit lang yung ceramics doon sa ating electrode ng ating spark plug. Anong ibig sabihin nun yun? Tungkol to sa pagpapainit at pagpapalamig ng plug. Yung mas mataas na number, kaya siya tinawag na cold plug dahil maliit yung kanyang ceramics, mas mabilis lumalabas yung init sa plug papalabas, no? Kaya mas malamig siya dahil nga mas maliit yung ceramics na nagsisilbing insulation. Samantalang sa cold or sa hot plug, yung mas mababang numbers, mas mahaba yung mga ceramics dahil iyon ay mas designed para mas maging mainit yung ating mga plug. Ngayon, bakit? Ano yung logic tungkol dito? Sa ating plug, meron lang siyang operating temperature na nagkakaroon siya ng self-cleaning effect kapag nare-reach niya yung temperature na yon. For example, sa ating mga low capacity engine, mga mabababang CC, naka-design na hot plug yung nilalagay nila dahil hindi naman siya nagpo-produce ng sobrang init at para na rin mas mabilis niyang ma-reach yung kanyang operating temperature o yung self-cleaning temperature. Kasi kapag ka ang plug sobrang lamig, nagbi-build up siya ng carbon, no? Kailangan niya mas mainit para mas masunod doon at hindi magkaroon ng carbon build up. Bakit hindi na lang gawing mainit lahat ng plug? Hindi pwede sa mga high performance engine dahil yung ating mga high performance engine ay nag-i-emit ng mas mainit na temperature. So kapag mas mainit ang temperature mo, yung ating electrode ay maaaring pumunta doon sa nagbabagang temperature na nung bakal, nung metal. Dahilan para magkaroon tayo ng pre-ignition o knocking sa ating engine. Hindi natin gusto yun sa ating high performance engine. Magkaroon tayo ng power loss or worse, masira pa yung ating spark plug. Masira yung ating buong engine, hindi lang yung spark plug. Pagka nagkaroon ka ng knocking, performance loss or engine loss. Kaya kailangan mas mabilis sa colder plug na makapag-release ng temperature. Yung mga colder plug ginagamit sa high performance engine. So yun yung dahilan kung bakit meron tayong hot plug at cold plug. Low performance engines, okay na yung hot plug at mas advantage yun, kaya siya ina-advise na pang street para sa self-cleaning effect kapag na-reach niya yung operating temperature. Maganda to sa mga taong hindi na mahaba mag-warm up. Yung halimbawa, mamamalingki ka lang, di ba? Kailangan mo ng oras. Importante sa yung oras. Hindi ka na mag-warm up ng matagal, no? Para banda rin yung makina. Okay lang that hindi ka magkakaroon ng carbon build up sa electrode mo dahil maaga mong marireach ang operating temperature ng plug mo dahil gumagamit ka ng hot plug o yung specs na ibinigay sa atin ng manufacturer. Pero kapag nag-modify ka na ng engine, mas mainit ang iyong makina, mas walwal ka magpatakbo, kailangan mong gumamit ng colder plug, 8 pataas na plug or 9. Halimbawa na lamang dito sa ating Uma Racing specs, AB9 yung kanilang heat range, no? Yung ating spark plug, hindi ko na i-discuss. Yung unang number niyan is yung size ng thread. Tapos yung, teka lang, hindi ko nga i-discuss, di ba? Yung pangalawang letter tungkol sa resistor na naka-install sa loob. Tapos yung pangatlong number, yan yung heat range, no? Yan yung magiging palatandaan natin. Ngayon, sinusukat ko nakaraan kung
para ma-confirm ko nga na mas mahaba yung ceramics o yung insulator ng mas mababang heat range na mga spark plug, tinignan ko. So, I believe na yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng performance gain yung mga bata na nagpapalit ng racing spark plug ay dahil sa compression ratio, mga kaibigan. So, kung mas maliit ang ceramics ng ating electrode sa spark plug, ibig sabihin, pag sinalpak mo siya sa combustion chamber natin, mas malaking space yung kanyang makukonsume doon sa loob. No? So, ibig sabihin, masisikip yung ating clearance volume, dahilan para tumaas yung ating compression ratio. Maliit man na volume ng mga pagpasikip sa ating clearance volume, may dagdag pa rin. Sumikip pa rin. So, tataas pa rin yung ating compression ratio. Kaya, maraming vlogger na nag-install ng racing plug na nagsasabi na, yeah, mas maganda yung hatak, mas malakas yung top speed. Diba? Although, konti lang yung difference, pero merong gain. I believe dahil yon sa compression ratio. Linawin natin yung tungkol doon, no? So, mas mahabang ceramics, mas malalim yung hukay, no? So, kung mas malaki yung hukay doon sa electrode, mas malaki yung clearance volume, mas mababa yung compression ratio. Again, yung pagkuha ng compression ratio is max volume kung saan nasa bottom dead center yung ating piston divided by clearance volume o yung volume kapag nasa top dead center yung ating piston, volume ng ating cylinder. Makukuha mo yung compression ratio. Mas maliit na clearance volume o mas masikip kapag nasa top dead center, mas mataas yung ating compression o compression ratio o yung pressure, no? Logic. So, yun lang ang share natin sa ngayon tungkol sa spark plug, yung tungkol sa heat range. I believe malino naman yung pagkaka-explain ko. At if hindi malinaw, pwede nyo na mai-google. At least nalaman nyo na merong nag-exist na technology sa ating plug na binabaliwala lang natin. Parang yung ginawa kong pagbabaliwala, no? Nag-install ako ng hot plug sa Raider na kung saan mas colder plug yung nasa specs ng manufacturer. Don't make my mistakes. Wash out. Another satisfied customer. Alam mo, masasagasaan ko eh. Panghina ng preno. So yun guys, kung merong naghahanap ng information tungkol sa spark plug, please share to your friend. At paiwan na rin ng like and comment. Maraming salamat. Kung hindi pa ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na.